Okay, good evening everyone. So welcome po sa webinar natin. Check ko lang po kung naririnig ako. Clear naman po yung audio? Yes, ma'am. Clear po. Alright, thank you so much po. So yan, thank you po sa mga nandito na sa webinar natin. So we still have 4 minutes po to start. So wala po si Miss Rosely ngayon. Nagkakaroon po siya ng issue sa internet connection. That's why me and Pastor Shem will take over. Good evening po sa lahat. Welcome po sa ating webinar. And welcome Pastor Shem, welcome po. Sino po si Tikmil Webinars or admin po? Anyway, yun. So, wala po si Miss Sally ngayon. So, yan, kami po yung mag-handle ng webinar for tonight. May I know po kung sino dito yung mga bagong attend? Ngayon lang naka-attend ng webinar? Yan. Yan, si Sir John Carlo. You can raise your hand po or pwede kayong mag-chat sa chat box natin. Yan, si Sir Si Kevin. Kevin. Yes po. Si Miss Angeli, yan. So welcome po. Hopefully marami kayong matutunan sa webinar natin for tonight. Okay, so meron pa po ba? So welcome po sa mga matagal nang umaattend ng webinars. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa webinar namin. Ayan, si Sir Alvin, si Miss Claire Pabunan, si Miss Edwina, Sir Emmanuel. Yan, so mga familiar na po yung name. So matagal na po tayo nagkakasama-sama. And I think yung iba po natawagan ko na, nakausap ko na over the phone dito. Okay, so bago tayo mag-start, a few announcements lang po. So right now, ongoing po yung demo contest natin. Yan, so sa mga nag-join sa demo contest, good luck po. Galingan nyo po sa pagte-trade. So, yung resulta ng demo contest natin will be posted tomorrow, 1 p.m. in the afternoon. Tapos, sa mga webinar attendees, para po maka-attend kayo ng advanced session na NFP, live trading, sa December 8, we highly suggest to open a live account with at least $100 fund. So, para po makapag-trade tayo ng sabay-sabay. So, iba pa rin po pag may mga may support system kayo at may mga kasabay kayong mag-trade. Then, for advanced session, starting Monday, December 4, para po maka-attend kayo ng web, maka-receive kayo ng recording ng webinar, dapat po meron na kayong live account sa Tikmil. So kahit wala naman pong deposit, as long as meron po kayong live account or verified account. So nakapag-submit na kayo ng KYC documents at na-approve na po. Okay, so another announcement, yung 20% deposit bonus natin, extended po siya until December 31. So take advantage po. Sabay kayo sa trading namin sa December 8, so NFP. Then you can claim also your 20% deposit bonus. So additional capital po siya para po ma-maximize yung trading nyo. So kung may mga familiar na po kayo, familiar dito sa mga bonuses, iba po to sa mga bonuses na ino-offer ng other brokers. Kasi ito po, pwede nyo ma-withdraw. So as long as ma-meet nyo po yung requirement. So meron pong lot size requirement. So additional capital po talaga siya. So hindi po siya yung unang nauubos pag nag-trade kayo. Okay? And of course, I highly encourage everyone to join our Forex video contest. So sa mga mahilig mag-TikTok, mag-Facebook Reels, chance nyo na po ito. So maipapakita nyo po yung trading knowledge nyo, yung trading skills, or kung may mga tips kayo, trading tips kayo na gustong i-share sa lahat para makatulong tayo sa mga kapwa traders natin. Share nyo po, gawa po kayo ng video. Maximum po 1 minute lang po. So short video lang siya. Pwede nyo pong i-share sa Instagram, TikTok, and then Facebook Reel.
So, tag nyo lang po si Tikmil Philippines. Yan po. So, it's also your chance to win cash prize and Tikmil corporate merchandise. Okay? So, hanggang December 8 po yung contest. Okay? So, hopefully, mag-join po kayo. Sayang naman po. You can help, you can share your trading strategies or your tips, and at the same time, may chance po kayong manalo. Okay? And also, looking forward to meet you all December 30. Tentative pa ito, pero ina-announce ko na po, possible magkaroon po tayo ng meet and greet. So, anong araw ba yung December 30? Saturday. So, yon Saturday. So, bago mag-New Year, sana po magkita-kita tayo. So, to be announced pa po yung time and then yung venue. Okay? Then, yan. So, para po sa mga attendees, gusto makakuha ng certificates ng webinar, as long as meron po kayong 5 attendance, pwede po namin kayong senda ng certificates. And also, I would like to announce na yung minimum deposit natin from $100, pwede na po kayong mag-deposit ng $50. Yan. So, through Dragon Pay lang po. So, yung sa GCash and then online banking. Okay. So, may nakalimutan po ba ako, Pastor Shem? Mukhang na-cover mo naman lahat, ma'am. Okay, sige po. Okay. Salamat, Pastor. And also, sa mga attendees po ngayon, please use your real names or yung totoong pangalan nyo po dito sa Zoom para po makasali kayo mamaya sa Wheel of Names. So mamaya po, idodraw natin yan and then pipili po tayo ng tatlong winners. Lucky draw po ito at yung tatlong winners mananalo ng corporate giveaways. Okay? So change nyo po yung names nyo sa totoong pangalan nyo. Okay. Alright, so hi Sir Richard Angelis. Yes po, this is not in English. We are conducting our webinars in Tagalog to support and cater to Filipinos. But if you could understand Tagalog, ano naman po, it's a combination of English and Tagalog. If you could understand, we would love to have you here. So, you can also message me on my Facebook account, Miss Kathleen. I will be sending the link later. Or Pastor Shem, kindly can you send the Facebook of Miss Sally in my Facebook account, and so that Mr. Richard can contact me. So we can. I would love to talk to you about trading. So just message me, Sir Richard. Let's see how we can connect, how we can help each other. Oh, I see. So naka-receive kayo ng invitation in London. I see. I will check on that. But Mr. Richard, thank you so much for attending our webinar. All right. So it's already 6:05. I would like to call on Pastor Shem to lead our opening prayer. Thank you po. Para po sa kaalaman tayo, may mga kanya-kanyang paniniwala, religious belief. Hayaan nyo po na kami sa dito as Ma'am Sally is communicating, yung time na to na spend natin for prayer ay i-allow nyo lang po for us to pray kasi ito po yung ating kumbaga part na ating programa. Yan. So, sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa time na pinagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat attendees na nandito, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga isi-share na ni Miss Kathleen, ang mga bagay na mapag-uusapan dito ay maging isang malinaw na knowledge, kaalaman na magagamit namin para makadagdag sa aming mga sources of our income, mga bagay na pwede naming magamit para matupad ang aming mga pangarap. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng magandang internet connection
Hayaan mo, Panginoon, na maging maayos ang aming mga audio at mga visuals, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ang transfer of knowledge ay talagang mangyari at ma-grasp namin ang isang bagay na to na makakatulong sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay maging daan din para kami makapagbigay pa sa iyo ng higit na kapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Shem. So, si Pastor Shem po, isa po siya sa mga coaches dito sa Tikmil. So, pag nasa Facebook community po kayo, Facebook group, makikita niyo po siya doon. So, nagpo-post din po siya ng mga analysis niya. Ayan. Salamat, Pastor Shem. All right. So, yeah, it's already 6:02. Para po sa mga gusto ng e-certificates, kailangan lang po niyo ng 5 attendance dito sa webinar. So, 7 po yung webinar series natin hanggang December 8. So, ngayon on Friday and then next week Monday to Friday. Same time po, 6 to 8 PM. Ayan. So, make sure po na umattend kayo and gamitin niyo po yung real names niyo dito sa Zoom para po matrack namin yung attendance. Okay? Ayan. So, pag may mga questions po kayo, anything that you want to raise, chat nyo lang po sa chat box or raise your hand. Sasagutin po namin ni Pastor Shem. Okay? Schedule po ng webinar today, on Friday, and then next week, Monday to Friday. So, huwag po kayong mawawala sa Friday, magte-trade po ulit tayo ng NFT. Isa po siya sa mga high-impact news na inaabangan dito sa Forex market. So, magla-live trading po tayo kasama ng mga coaches natin, si Pastor Shem and then si Sir Aaron. Okay? So, hopefully, makasabay po kayo. That's why we highly encourage everyone to open a live account and to fund their account for at least $100 para po sabay-sabay po tayo magte-trade. Okay, makikita nyo rin po yung schedule sa website namin under webinars. Nakapost po. Alright, so let's start. Okay, so Business Forum Series Philippines. Okay, so why are we talking about business when our topic is Forex trading? So di ba po, umattend kayo dito kasi you want to know more about Forex trading. You want to trade. Di ba? So, mag-start po kami by discussing the business forum here in the Philippines. So pag narinig niyo po ba yung salitang business, ano yung unang salita na naiisip niyo? Ano yung pumapasok sa isip niyo? Pwede niyo pong i-type sa chat box natin and sa ano na lang po sa main chat box, kasi sa Q&A, hindi po namin natatrack. So, din na lang po sa chat box. Okay, business, exchange of goods. Ayan, thank you so much, Miss Claire. Money, of course. Thank you, Miss Jocelyn. Profit. Yan, pare-pareho tayo. Pera, negosyo. Ayan, ang dami nagsabi ng pera, money, profit. Okay, thank you so much sa mga sumagot. Sir Rico, buy and sell. Ayun, so iba na yung business ni Sir Rico. It's more on digital, which is yung pag-uusapan natin tonight. Okay, so para sa akin po, business, the first thing that comes into my mind is, parang kayo din po, pera. Profit. So, pagkakakitaan. We all want to earn. Kahit po may mga main sources of income tayo like our day job or business, gusto pa rin po natin ng additional income stream. And most likely, what we want is passive income, di ba? Yung hindi na tayo maglalaan ng oras or ng effort, kikita tayo passively. So, posible naman po yan. Marami pong mga passive income sources. But, of course, sa umpisa, kailangan po talaga natin trabahuhin. We need to invest our time and our effort para po mabuild yung business and eventually mag-grow. So, kung okay na po, so kung na-build na po natin yung business, that's the time na pwede na tayo unti-unti mag-decrease ng effort.
So forex trading is one type of business. Okay, so ang alam po kasi natin, 'di ba, ang business yung mga traditional ones like franchise, physical store, online store, ano pa ba? Yung mga trading na physical trading. So, yun po yung mga usually alam nating business as Filipinos. So, right now, we are very lucky na aware na po tayo sa mga digital businesses na pwede pong makatulong sa atin para kumita tayo ng extra. Okay? So forex trading is one of the digital businesses na ideal po for everyone. As long as you have the skill, you have the discipline, and of course, you have the proper risk management. So yan po, i-discuss po natin yung mga bagay na yan, especially risk management, as we move along our webinars sa advanced session po. Okay? Sir Emmanuel Polmitan, yes po, may question po ba? Wala naman po, kasi I am nagtaas po kayo ng kamay or napindot lang. Okay. Para po sa attendance, one moment po, sorry. So, para po sa attendance, magsasend po ako ng spreadsheet, Google Sheet, tapos palagay na lang po ng full name nyo, and then if you want to receive a copy of our webinar recording, pwede nyo rin pong ilagay yung email address. Yung active email nyo po. Yan. So, one moment lang po, mag-send ako. Alright. So, yan po, na-send ko na po. Yan. So, full name nyo po and then active email address kung gusto nyo mag-request ng recording ng webinar. Okay. Okay, so going back to our topic, forex trading as a business. One moment lang po, ayan. Okay, so forex trading, it is also considered as a business or entrepreneurship. So isa siya sa mga medyo popular na dito sa Pilipinas kasi marami-rami na rin naman tayo mga retail traders. So hopefully, if we spread the word, yung webinar natin, pag share po natin, mas marami pa po tayo matulungan para matuto kung paano mag-forex trading. Okay, so ito po yung current condition ng Philippine economy. So right now, 74.7% belongs to the lower income class, lower class family. So ito po yung, hindi naman siya yung poorest of the poor, hindi din siya categorized as poor, but lower middle class. So kumikita po ng 328,000 per year, per annum. So malaking portion po ito, yung 70% ng mga Pilipino, knowing na nasa ano na tayo, nasa 117, yung population natin nasa 117,000 na po. So, tama ba? Ayun. So, sobrang dami na pong Filipinos ngayon. So, marami po pala yung belong to the lower class. Okay? And 25% are financially literate. So, sobrang baba po ng financial literacy dito sa Pilipinas. So only 25%. So when you say financially literate, aware po sila sa mga financial assets na pwede nilang gamitin or pwedeng paglagyan ng mga pera nila, nagba-budget, may savings, may insurance, may investments. Ayan. So far konti pa lang po. That's why it's an opportunity for us to spread financial literacy.
Okay? So, yes, tama po. Salamat, Sir Alvin. 117 millions. Kasi 117,000, konti lang yun eh. 117 millions, Philippine population. So, ang dami na natin. Okay, salamat, Sir Alvin. And 89% of Filipino youth rely so much on their parents for maybe for financial resources, okay, and financial knowledge. So this shows na maganda naman po ang bayanihan. It is one of our pride dito sa culture natin, pero meron din po siyang negative effect in which nagiging dependent po tayo sa ibang tao, or specifically sa parents or sa family. Okay, that's why it's important to help other people and at the same time to become financially independent para hindi po tayo yung tinutulungan, tayo po yung tumutulong. Okay, and then less than 5% of Filipino families save regularly. Okay, so nakakalungkot po ito. So sobrang konti lang nung nagsisave, knowing na malaking portion, siguro mga 90% of Filipino people, employees, nagtatrabaho. Pero konting-konti lang po yung nagsisave. So less than 5%. Since ang topic po natin is forex trading, singit ko lang po yung konting financial literacy or budgeting. When it comes to forex trading or investing in the forex market, we don't recommend putting all your assets in one market. In forex or in crypto, mas maganda po na diversified siya or well allocated. So maganda na you have your emergency fund. Ito po yung savings niyo sa banko. Then you have your insurance, lalong-lalo na medical insurance. Yan. So in case of emergency, meron po kayong insurance. So hindi out of the pocket yung gagastusin niyo. Okay? And once na-establish na po yung basics, that's the time na mag-jump in na po kayo sa investments. So pwede pong UITF or mutual funds na nagbibigay po ng mas malaking interest rate kesa sa banko. Kasi 'di ba sa banko, ang interest rate lang per annum usually less than 1%. So depende po, depende sa banko. So sobrang liit lang po. That's why maganda rin po na nag-explore po tayo sa mas mataas na yields or interest rate. Okay? And then once na-establish na po, that's the time na you can open an account in a forex trade. You can join or you can trade forex and other assets like crypto, commodities, yan. Okay? And then 84% of Filipinos are not financially prepared. Yan, for the medical cost in case that they are diagnosed with critical illness. So, napaka hirap po talaga magkasakit. So, yun po yung pinakamagastos sa lahat. So, once na dinapuan po kayo ng sakit, dun po talaga nawa-wipe out yung savings. That's why maganda rin po na secured. And then, below 3% has insurance policies. So, may insurance penetration. Sobrang konti pa lang din po ng may insurance dito sa Pilipinas. So 1% of the total population in the Philippines invest in the stock market. Okay, so this is interesting, less than 1%. 'Di ba? Sobrang konti pa lang po. Whenever I hear the word or the words financial literacy, ang unang-unang naiisip ko po kung hindi insurance, stock market. Yan. So, I think ganun din po yung karamihan sa inyo kasi ganun din po yung mga kakilala ko. So, stock market ba yan? Sa stock market ka nagtatrabaho? So, nagtitrade ka ba ng stocks? So, kilala na ng Pilipino ang stock market. Naririnig na natin and they think na popular na siya somehow. Popular na yung stock market. Pero hindi pa lahat or hindi pa ganun kadami yung nag-i-invest or nagte-trade sa stock market. Okay? Usually, naririnig ko nga, pag stock market, kailangan malaki yung capital mo dyan.
Yan, big time ka. So, not necessarily naman po ganun. Ganun din po sa forex trading. Hindi kailangan na big time, hindi kailangan na masyadong malaki yung capital, although it would help, mas secure at mas safe po yung trading nyo pag malaki yung capital. And also, mas, ano po, mas mataas yung profit potential pag malaki yung capital. But hindi naman po ganun ka necessary. So, dito po sa Tickmill, yung minimum deposit namin for Dragon Pay, pag Dragon Pay po yung ginamit nyong payment mode is $50. So, nasa ano lang po siya, less than 3,000 pesos. Okay? So, later on, i-discuss po natin yan. Paano kayo kikita kung ganun lang kaliit yung capital. Okay? So, 3,600 per month yung average SSS pension of a senior citizen. Okay, so kulang na kulang po ito, especially every year tumataas yung price of goods and services, 'di ba? Nagkakaroon ng inflation. Lalo na ngayon, malapit ng Pasko, so lalong tataas yung presyo ng bilihin. Okay? So 3,600 siguro kulang pa po ito sa isang buwan na grocery. Yan, kulang na kulang po talaga siya. That's why as early as now, or kahit mga seniors na po, I highly encourage everyone na maghanap po ng other sources of income. Okay? 8 out of 10 OFWs have no savings. Yun, nakakalungkot po. Actually, based on my experience, napakadami pong OFWs na interesado sa trading. Pero, sadly, sila pa po yung nabibiktima ng mga Ponzi scheme, yan, ng mga scams. Kasi sobrang attracted po sila sa mga matataas yung interest rate tapos fix yung interest na binibigay every month. Yan. So, motivated din po ng emotion. So, possibly they want to go to the Philippines. Gusto na nilang makasama yung family nila. Ayaw na nilang mag-abroad. That's why naghahanap sila ng easy way out or naghahanap sila ng way para hindi na sila bumalik sa abroad. Okay, that's why we are here providing free webinars for everyone. So if you have OFW friends or if you're an OFW, keep on learning lang po and invite nyo lang po yung mga friends nyo para po mas spread po natin yung knowledge about forex trading. Okay, and then 90 billion estimated amount scam money in the Philippines in the last 10 years. Wow, laki na to, 90 billion. So, imagine niyo to guys, kung 90 billion ginamit natin, kahit ilagay natin sa fixed income assets like time deposit or treasury bonds, malaki na yung interest na kikitain ito. So, sayang. Sayang guys. That's why maging very careful tayo when it comes to investment. Okay? So, hopefully wala pa namang nabibiktima ng Ponzi scheme dito at walang mabiktima. Okay? So, para po sa mga gusto ng investment, so, kasi iba-iba po yung personality type ng tao. Yung iba gusto mag-analyze ng chart, gustong mag-trade actively. Yung iba naman gusto mag-invest. So, usually, mga OFW or mga busy, gusto po nilang mag-invest lang. So, meron naman po tayong option for that. Meron tayong social trading or copy trading dito sa Tickmill. Yan. So, all you have to do is to open a Tickmill account. Then, yun po, yung same process, magsasubmit kayo ng government-issued ID, yung KYC documents. And then, i-assist ko po kayo paano mag-open ng copy trading. But basically, once you click copy, makokopya po sa account nyo lahat ng trades ng affiliated trader namin. Okay? So, ganun lang po siya. Legit po, legal po na mangopya dito sa trading, forex trading. So, meron po talagang copy trading. So, ang kagandahan po ng copy trading, hindi, ikaw mismo yung magde-deposit sa sarili mong account. So, sasubmit ka ng KYC documents, yung government-issued ID, proof of address. It's one way for you to ensure na ikaw lang yung pwedeng mag-deposit, ikaw lang yung pwedeng mag fund transfer or mag-withdraw ng account mo kasi imamatch yung ID mo dun sa bank account. So, kaya hindi po tayo tumatanggap dito ng third-party withdrawal and deposit. Kailangan po, match yung ID nyo na sinubmit dito sa Tickmill dun sa pangalan nyo sa bank account. Okay?
So, isa din po yung way para malaman nyo na legit yung isang broker, hinihingan kayo ng KYC document. Okay? May questions po ba? Okay. Send ko po ulit yung attendance sheet na Google. Yan, sa Google Sheet. Pa-enter na lang po ng full names nyo, and then if you want the copy of recording, pwede nyo pong ilagay yung active email address. Miss Kathleen, may question po sa Q&A. Ay, yes po. Thank you, Pastor Shem. Question, available or accessible ba yung TIPMIL sa lahat ng bansa sa mundo? Hindi naman po lahat ng bansa, meron po, but most of the countries, pwede po kayong mag-open ng TIPMIL account. Okay? So, marami po kaming clients na nasa ibang parts ng mundo, nagte-trade pa rin po sila. Okay? If you could provide the name of the country kung saan nasaan kayo or kung saan may mga clients kayo, that would help po para ma-check namin. Yan. So, hope I answered your question. Okay. So, another question from Sir John. Supported ba ng TIPMIL yung expert advisors or EA? Yes po. So, marami pong clients na nagtitrade using EA. So, pwedeng-pwede po yan, yung Forex bot. Okay. So, in fact, yung ibang copy trade providers namin, yung mga, kung gusto nyong mag-copy ng trade, yung iba gamit nila robot or EA. So, pwede po yan. All right. So, given these facts, given these issues na napakadami pa nating pwedeng improvement na gawin para umangat yung economy ng bansa natin or umangat yung status natin as a person. Right? So, how do you find the right extra income source for you? Okay. So, madami kasing income sources eh. Pwede kayong mag online selling, yan. So, very popular yan. Okay. But, first and foremost, before finding another income source, dun muna tayo sa basics like budgeting, investing, yan. Managing your taxes, and personal financial management. Okay? So, kung hindi naman kailangan mag-loan or mag-borrow, no need na. Okay? Alright, so here are the issues na kinakaharap ng Philippines ngayon. Okay, so ito pong mga issues na to, apektado po tayo as citizens. Number one, unemployment. Okay, so halos most of the time naman talagang problem ang unemployment. So far, 3.44 million Filipinos are jobless in March 2021. So, marami pa rin pong unemployed hanggang ngayon. Okay? Knowing that yung ekonomiya ng Pilipinas nakadepende sa consumption. And most of the consumers are employees. So, yun po, unemployment. And then, interest rate. Yan. So, interest rate, may effect pa rin po sa atin ng interest rate. Kahit sabihin natin na central bank naman yung nagde-decide whether to raise or to lower the interest rate, may effect pa rin po sa atin as consumers. How does it affect us? Let's say, nag-adjust ng interest rate yung central bank. So, they want to lower down the inflation. So, mataas kasi ang bilihin, mataas ang presyo ng goods and services. So, gusto nilang pababain ng konti kasi kada central bank, may kanya-kanya silang inflation target. So, depende sa ekonomiya ng bansa. So, let's say, masyadong mataas yung inflation rate ng Pilipinas kumpara dun sa target ng Bangko Sentral. So, ang gagawin ng central bank, magtataas sila ng interest rate. Okay, so pag nagtaas sila ng interest rate, who will benefit? Investors. Savers. Yung mga nagsisave sa banko, tataas ang interest rate ng bank accounts, ng mga investments. Okay? So, who will not benefit? Yan. So, karamihan sa atin will not benefit
Kasi, especially kung bumibili kayo using credit cards, kasi tataas yung interest rate ng credit cards. Nung mga loans, mortgage, so hirap na bumili ng real estate. Car loan, ayan, so tataas yung interest rate. Magiging mahirap gumastos. That's why ang tendency, magiging savers yung mga tao. Okay, so see how interest rates could affect our psychology when it comes to spending. So talagang may effect pa rin yan at may impact pa rin yan sa atin. Okay. Inflation rate. So almost every year naman, tumataas yung presyo ng bilihin, right? Kasi tumataas yung standard of living generally. Eh. Tumataas din naman yung tumataas din yung income. Hindi lang natin ganun napapansin. Pero mas tumataas yung presyo ng bilihin, right? So tumataas ang inflation rate. So isa to sa mga factors na kailangan din nating i-watch out or kailangan din nating solusyonan. Okay? So hindi naman natin makokontrol si inflation, hindi din natin makokontrol si interest rate kasi central bank yung nagde-decide niyan. Even unemployment, 'di ba? Hindi din natin makokontrol. Especially the last one, pandemic. Yan, yung COVID-19, di ba, nung 2020. So, hindi lang Filipinos yung affected. Lahat tayo sa buong mundo. Global, it's a global pandemic. So, hindi natin ito makokontrol. Nung pandemic, maraming nawala ng trabaho, maraming businesses na nagsara, bumagal yung economic activity. So, nagtitipid yung mga tao kasi wala silang funds, wala silang sources of income. Okay? So, these are the things na we cannot control. That's why what we can do is to increase our financial IQ or yung tinatawag nating financial literacy. Okay? So, din pa rin tayo mag-fall financial literacy. Okay? Okay, so lipat ko lang yung slides sa dali. Lipat ko lang po, ayan. Alright, so financial literacy is basically your knowledge about finance. So, paano mo ba i-manage yung finances mo? How much ba yung isi-save mo every month? How much yung i-allocate mo sa savings account, sa investment, sa forex, and so on, sa insurance. Yan, so let's start with the savings account. Okay, so can I see a raise of hands? I'm sure naman lahat magtataas ng kamay. Sino dito may savings account? Ayan, si Sir John, nagtaas na agad ng kamay. Or may question? Advance? Ayan, so we have Sir Aaron. Yan, very good. Sir Bernard. Miss Alisa. Yung iba nahihiya. Pero I'm sure most of you guys meron po kayong savings account. Ayan, so this is very basic, very important po ito. Let's see, ano ba yung savings account? It's a pile of money that you can put aside for a rainy day. Ayan, rainy day. So, for emergency. So, tinatawag din po itong emergency fund. So, iba po siya sa insurance wherein kailangan mo pa mag-claim. So, it may take some time. So, ito po yung savings account. I-withdraw nyo lang po sa ATM or sa bank account nyo, then may cash na po kayo on hand in case of emergency. Or in case na may magkasakit, wag naman sana, or mawala ng source of income. Okay? So it's very important po na unahin natin yung savings or yung emergency fund. Next, meron pa pala. Has a very low degree of risk except force majeure. So, sobrang baba po ng risk ng savings account. Yan. Kasi mababa din po yung interest rate. Eh. Most of the time, these are correlated. Kung mataas yung risk, most likely, mataas din po yung profit potential. Kung mababa yung risk, most likely, mababa din po yung interest, which is true sa savings account natin sa Pilipinas, di ba? Okay. So, kahit mababa po yung profit o yung interest dito, mas ano naman po siya, secure and safe. Okay, so
It does not need proactive management. Ayan, so hindi po kayo yung babantayan nyo to, lagi nyo i-monitor. So most likely nagsisave po kayo out of your income every month. So para po siyang passive activity na isisave nyo po, or yung iba ino-automate from their ATM or salary. Okay, so once na na-secure nyo na yung emergency fund, so sama na po natin dyan yung insurance. Family, talagang priority medical insurance. Kasi, di ba, priority natin yung something na magagamit natin habang nabubuhay tayo. Right? Pero pag may family na, parehong importante. Medical insurance, life insurance. Kasi may, ano na, may dependence. Okay. So, yung ano po, sorry po, sa group chat, yung attendance sheet po, para po siya sa will of names later. So, kina-capture ko lang po yung names nyo para po makasali sa will of names. So, sa will of names, pipili po tayo ng tatlong winners na mananalo ng corporate giveaways. So, next, investment. So, opposite of savings, it is where you deploy your funds actively for a higher rate of profits. So, dito mas mataas na po ng konti yung profit kumpara sa savings account. So, dito na po yung UITF, which is mutual fund din po siya na banko naman yung nagpa-facilitate. Or mutual funds na kukuhanin nyo sa mga insurance companies. So, as we know, lahat po sila ay variable yung interest rate. Nagmumove po yan. Hindi lang po natin napapansin, nagmumove pala yung interest rate ko sa bank account kasi sobrang liit, di ba? Hindi natin napapansin. And so, ideally, meron din po kayo nito, investment. Carry higher degree of risk. So, lahat naman po ng financial assets may risk. Ito po, medyo mataas yung risk kumpara sa savings account, but still manageable. Okay? And needs proactive management. So, ito case-to-case basis po siya kasi may mga UITF mutual funds na iyan mo lang siya, i-cost average mo lang siya. So, huhulugan mo lang siya every month or every period kung kailan mo gusto. Then, yun, hayaan nyo lang po. So, parang nag-iipon lang po kayo doon pero mas mataas po yung interest rate. Alright, so this is one of my favorite financial figures, si Warren Buffett. Yan. So, marami po siyang mga words of wisdom. So, on earning, sabi niya, never depend on single income. Yes, I agree. Make investment to create a second source. Okay, so mas maganda po na mas marami tayong sources of income. Okay, so hindi lang po yung main job or main business natin. So, same thing is true for individuals, for country, or for businesses. So, before po, I was part of one of the multinational companies in the US. Meron po kaming ano doon, stock share as employee. So, isa po siya sa mga perks. So, nalaman ko po na yung stocks po pala ng company na yon naka-invest sa iba't ibang assets. So, kung ang main line of business niya is insurance, hindi lang po insurance yung main source of income ng company. Meron po silang investment sa real estate, sa food industry, sa farming, sa stock market, even sa forex. So, ganun po ka-well-diversified yung company. And that's why tumagal sila ng number of years or even centuries. Yan. So, never depend on a single income. On spending, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Yes, so, kailangan po focus muna tayo sa needs natin. But it doesn't mean that you have to deprive yourself. Kasi, part of financial literacy or financial management is also managing your psychology. So, hindi lang po siya formula na dapat 20% nasa 30% nasa investment, 20% nasa forex, and then 50% sa emergency fund. So wala po talagang templated formula or wala po talagang exact formula for everyone. Iba't iba po yung needs ng
bawat tao. That's why you also have to assess your priorities and write down yung needs mo and then yung mga wants mo. So you also have to give way to your wants. So wag niyo pong i-deprive yung sarili niyo kasi it may backfire later on na baka later baka mawala na kayo ng motivation to work pag hindi niyo naman binibigay yung mga needs niyo. So personally ako I have allocation sa mga wants and needs ko. So syempre mas malaki yung needs kasi yan yung mga bills, 'di ba? Pero meron din allocation for my wants kasi I also want to enjoy what I'm earning. Okay? And then savings. Do not save what is left after spending. So this is true. Mas maganda po na yung iba naka-automate po yung investment and savings nila. So pag dumating yung sahod nila, automatic pupunta na yung certain percentage sa savings or sa investment. And then what is left, yun po yung iba budget. Okay? And then on taking risk, never test the depth of river with both feet. Ayan. So dito po mapasok yung demo account. Okay, sa trading na po tayo, punta po muna tayo sa forex. So kung nagfo-forex na po kayo at baguhan pa lang kayo dito sa market, I highly suggest to practice using a demo account so that you can test the market. Okay, i-test po muna natin. And then once na nagamay nyo na po yung strategy nyo, na-develop nyo na rin yung discipline nyo at yung psychology nyo, that's the time to open a live account. So, dun po kayo mag-trade ng real money pag confident na po kayo at sigurado na kayo sa skills. Okay? On investment, do not put all your eggs in one basket. Ayan, so inulit po ulit ni Warren Buffett yung earning na never depend on single income. So, dito naman, it's all about diversification. So, mas maganda po na meron kayo lahat. You have your insurance, emergency fund, investment, forex trading, and other trading like crypto trading. So, by the way, guys, pwede rin po dito sa Tickmill mag-trade ng crypto. Marami pong financial assets na pwedeng i-trade dito. So, hindi lang po forex. Meron tayong crypto, commodities, precious metals, yung mga gold. Ayan, sila Ma'am Sally, sila Pastor Shem, mga gold trader. Marami po. So, pwede po kayo mag-trade basta contract for difference or CFD. Okay? So, hindi ko na po i-expound ano yung CFD. So, most likely lahat po ng assets dito are contract for difference, CFDs or derivatives. Okay, on expectations, honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. Okay, so hindi ko na po ma-explain yan. So, medyo, hindi ko na, medyo malayo na po sa finance. But, yan po isa sa mga principles ni Warren Buffett. Okay? All right, so business trends. So marami tayong mga businesses na pwedeng simulan even after the pandemic, kahit ngayon. So sino po ba dito yung mga nagbe-business? And can I see a raise of hand? Meron po ba ditong business owners? Kahit online business, digital business. Yan, so we have Miss Claire. Ayan, so business owner si Miss Claire. And sino pa po? Right, so si Miss Claire. But I think marami pa pong mga nagbi-business dito kahit on the side. Okay, so what are the businesses na pwede nating simulan? Kasi we're looking for a second source of income. So meron tayong online selling, which is very popular. Kasi very popular ngayon yung Lazada, yan, Amazon, Shopee, ayan. Especially ngayong Christmas. So kahit siguro hindi business owner, gusto mag-try mag-online selling. Kasi magpapasko. Vlogging, yes. So, yung mga vloggers or content creators sa Instagram, TikTok, Facebook, yan. So, guys, mention ko lang din, vlog, para sa mga vloggers, sorry.
para sa mga vloggers or content creator, meron kaming Forex video contest. So, all you have to do is to create a short video, maximum of 1 minute. Papakita nyo lang kung gaano kayo kagaling mag-trade, or papakita nyo lang yung trading strategy nyo, or pwede rin kayong magsalita, share nyo lang yung tips nyo sa trading. Okay? So, hindi naman siya laging dapat nakikita yung trading nyo. Pwede rin kayo, nag-share kayo ng tips or nagkikwento kayo ng experience nyo about trading. Okay? So, it's an opportunity for you to express yourself, to help other people. Baka makatulong sa ibang tao yung trading strategy nyo or yung tips nyo. And at the same time, pwede kayong manalo ng cash prize. Okay? So, check nyo na lang po, Tikmil Philippines, nakapost po yung Forex Trading Video Contest namin. And of course, don't forget to tag Tikmil Philippines Facebook page pag sasali po kayo. So, hanggang December 8 po ito. Okay? Next, delivery or drop shipping. So, dito naman po parang online selling, pero ang pinaka task nyo dito is mag-promote or mag-market ng products ng ibang tao. So, sila na po yung bahala sa delivery and other administrative work. Next, cleaning services. So, pwede nyo rin pong gamitin yung skill nyo sa paglilinis. Tutoring. So, magtuturo po kayo. So, yung iba pong Forex traders, once na successful na sila, nag-gain na nila yung skill, nagsa-sideline po sila as a tutor. So, pwede po yon for a tuition fee. So, if you want to think big, pwede rin po kayong mag-open ng trading school. Okay? So, marami po kayong opportunities na pwedeng gawin ngayon. And then, affiliate marketing. Yes, so affiliate marketing is basically para kayong magre-refer kayo sa isang business. Okay, so very popular po ngayon yan in the 21st century. By the way, pwede po kayong maging affiliate ng Tikmil. All you have to do is to refer clients to us. Okay, so ang tawag po dito is IB or introducing broker. So dito po sa attendees natin, marami na pong mga introducing brokers or IBs. Ayan, so nag-i-invite lang po sila ng mga webinar attendees or nagtuturo din po sila ng trading. And then once na nag-trade na yung mga clients, they will earn commission. So babayaran sila ng Tikmil ng commission. Okay, so marami po kayong pwedeng gawin once you learn the skill of Forex trading. Okay, so what are the online businesses that you can start with minimal capital? So, syempre, we want to test the water. So, gusto natin minimal lang muna yung capital kasi part din po yan ng risk natin pag naglabas tayo ng capital. So, ito po yung mga tips. Build your business around what you know. So, kung ano na yung alam nyo, kung ano yung expertise nyo. So, you can start from there. Tell everyone you know that what you are doing. So it's some sort of promoting. So kailangan din po magaling tayo sa marketing or sa pagpo-promote. Avoid unnecessary expenses. So of course, part din siya ng budgeting natin na magtitipid po tayo kung ano lang talaga yung importante. And then don't get buried with credit card debt. Man. So hindi po limit the use of credit card or debt in unless na lang po kailangan sa business. Kasi yung iba nagle-leverage using debt. Okay? So, kung nangutang kayo, tapos malaki naman yung potential return dahil gagamitin nyo sa business, so why not? Diba? So, meron tayong tinatawag na good debt and bad debt. Okay? And make sure your receivables policy won't sink you. Okay? So, para po ito sa mga business owners na may mga receivables, so make sure to craft your rules very well. Imo-monitor nyo po. Build up your sweat equity. Okay, so what is sweat equity? So this is also some sort of income na active. So sabihin natin na kailangan nyo rin po ng other sources of income na paglalaanan nyo rin po ng oras.
And then take advantage of free advertising and marketing. So marami po yan. Sa ngayon, popular na yung AI. So pwede na rin po tayong gumamit ng AI sa advertisements. Actually, sa mga trading, dito sa Forex, may mga gumagamit na rin po ng AI. Okay? And then get ready to hustle. Of course, you need your effort. So kahit saan naman pong business. So kahit dito sa Forex, you need to hustle at first. Kailangan niyo pong mag-aral, maglaan ng oras at ng effort until ma-build niyo yung skill. So by the time ma-build niyo yung skill, siguro pwede nang chill-chill, pero still i-monitor niyo rin po yung market and then i-adjust po niyo pa rin po yung strategy niyo. Okay? That's why Forex trading is a business. So hindi po siya gambling. Okay? But some other people see it as gambling. Kasi sabi nila, dalawa lang naman yung option pag nag-trade kayo ng Forex. So it's either buy or sell. So you have a 50-50 chance. Right? So buy, sell. So dalawa lang. So pwedeng mag-speculate or manghula. That's a gambling mentality po. And we don't promote that. We don't encourage that. Okay? Kasi para kayong nagpunta sa casino, you're just trying your luck. So sayang po yung pera, sayang yung hard-earned money nyo. We want to treat Forex as your business. Okay? When you say business, it's something na may control ka. Hindi man 100%, pero may control ka. Nakokontrol mo yung risk, nakokontrol mo yung mga decision mo. So yan po yung pag-aaralan natin sa series of webinars natin. So how will you control your business, your Forex trading business? Ano ba yung mga indicators or yung mga data na kailangan kong tingnan para mas tumaas yung probability na manalo ka sa trade or mag-succeed ka sa business mo? Okay? So dito sa Forex, very transparent po yung market na to. Makikita nyo po yung mga data or indicators kahit online. So nandyan po yung mga economic calendars, makikita nyo po yung mga macroeconomic events like inflation, interest rate, yan, nakaka-apekto po yan sa Forex, unemployment, and then pag mga news naman po, yung mga unexpected news like, or unexpected events like pandemic, yan. So may effect po yan sa Forex market. War, so ngayon may war po, and then election. So next year, may election sa US. Expect na mapapagalaw po nito or magiging volatile ang US dollar lalo. And then, ano pa ba? Yung mga bushfire, earthquake, calamities, lahat po yan may epekto sa Forex market. Okay? And so, any questions po? Okay? Hope clear naman po lahat. Sige po, let's move forward. Okay, so Forex trading guide. What is Forex trading and how does it work? Oops. Sorry po, naputol po tayo. Pastor Shem, do you have the copy of the second slide or second presentation? Yun yung tanong ko sa iyo. Actually, yun na. Oh, kung saan, kala, titignan ko po. Ah, sige po, pasensya na. Ayan, pasensya na po. Akala ko tuloy-tuloy po ito. Yung ano po kasi, yung dating slides, tuloy-tuloy po. Sige po. So, while waiting for Pastor Shem, you can type in your questions po or pwede po kayong mag-unmute para po ma-address po natin yung mga questions nyo or concern. Let's see. Ayan, so may question po pala tayo sa Q&A. I'm new on this. Where should I make an account? Meron po bang fee? How should I proceed on this? Okay, so para po makapag-create kayo ng account, punta lang po kayo sa Tickmill website. So, tickmill.com and then dun po sa upper right side, click create an account. Okay? So, pag clinic nyo po yung create an account, that's a live account already. So, yun po, okay naman po ang live account if you want to
have a copy of our advanced webinars, required po yung live account. But for practice, you can select demo account. So, pwede po kayo mag-create live account, demo account. Yan, okay lang po. Then, meron po bang fee? Wala pong fee. Wala po kayong babayaran pag nag-open po kayo ng account dito sa TeakMill. So, live account, demo account, lahat po yan free. We can assist you. Pwede po namin kayong tawagan. Pwede po tayo mag-video call. So, lahat po yan free. Okay? So, the only time na magbabayad po kayo is pag nag-trade na kayo. Kasi lahat po ng trading, kahit sa crypto or sa stocks, meron po tayong tinatawag na trading cost. Okay? So, kada trade po, meron pong dinideduct si broker na small percentage ng trading na trading cost. So, yun po yung income ni broker. Okay? So, if you are a seasoned trader, matagal na po kayong nagte-trade, you will see na mababa po yung spread ni TickMill or yung trading cost. So, mako-compare nyo po. Okay? And check lang po natin yung slides natin. So, yun po, free lang po siya. Punta lang po kayo sa ano website ni TickMill. Ah, yes po. Ma'am Kathleen, sa sinend ko sa to messenger mo po. Nasa meron. Sige po. Ah, Pastor Shem, wala pa po akong nare-receive. Uploading pa po, ma'am. Ay, sige po. Sige po. Sige, wait na lang po natin. Salamat. Yung file pala. Hiwa-hiwalay po Putol na, pala. Putol na. Opo. Yan, sige po. Wait na lang po natin. Yan, salamat po. Oo nga. Ay pala. Okay, check ko lang po. May question yata si Ma'am Lalay. Nasa chat box po, ma'am. Ah, sige po. Ay, okay na po itong si Miss Alisa sa chat box. Okay, so Miss Lalay, yes okay, po. With the war in Gaza, umaangat ba ang dollar given Biden's active participation in fueling the war? So, it's a good question po. Actually, kung ang perspective nyo sa trading is long term, we could answer that. Okay? But if short term or medium term, let's say nagte-trade kayo every hour or every minute, so still may volatility pa rin po sa US dollar. Pastor Shem, ano pong perspective nyo regarding the war in Gaza? Pastor Shem? Eh, nawala po yata si Pastor Shem. Ayun, since pumutok yung gera sa Israel and sa may parte ng Gaza, nawala ba? Okay na nawala? Po. Okay na po. Hello? Yes, ayan, po. Ayan. Hello. Ayan, since nagkaroon ng gera sa Gaza sa Israel, ang pinaka naging volatile ay ang gold. So, umangat siya ng, ngayon na, sa 2,000 level na uli per ounce. So, yun ang naging effect niya. At doon rin nakita na hindi siya katulad dati na kapag ang US dollar ay mataas, bumababa ang presyo niya. Pagka ang US dollar ay mababa, umaangat ang presyo niya. So nagkaroon siya ng sarili niyang behavior. Kasi nga ang nangyari, yung market gustong mag-secure ng gold. Parang yun yung nangyayari. Kaya kahit anong presyo ng gold, nag-acquire sila ng gold. Yan. So yun yung isang effect nun. Yung based dun sa yung tanong kasi more on the US dollar, ang nakita kasi natin ngayon ay
ang US dollar, bumababa siya. For a time ay mataas siya, no? Pero ngayon sa nitong papatating na yung December, bumababa siya. At ang effect naman nun sa ibang mga currency pairs, lahat ng may USD sa pair niya at sa pair na yon, yung USD na currency ay siya yung second na binabanggit, lahat naman yon ay umaangat, like the euro dollar, yan yung mga yan, umaangat ang presyo, GBP USD, umaangat ang mga presyo nila. Ayan, I hope na na-satisfy namin yung tanong mo, Miss Lalay. Yes, thank you so much, Pastor Shem. Ayun po. So, ayun po yung current condition ng USD ngayon dahil sa war in Gaza. So, it's currently going down, and kung gusto niyo po, let's say you're a Euro USD trader, possibly you can buy Euro USD. So, depende pa rin po sa market condition kasi may mga volatility pa rin po 'yan. So, may mga questions pa po ba? Ayan. So, thank you so much, Ms. Lalay, for your question. Sige. So, type niyo lang po sa chat box natin yung questions. Okay. So, for now, we will go to the Forex basics. So, dito na po tayo sa fundamentals ng Forex. Ano ba yung mga kailangan nyong malaman before kayo mag-trade ng Forex? So, before kayo mag-open ng demo account before trading. So, meron po kayong mga bagay na kailangan malaman. Okay? So, dito naman po, there's no need for memorization. Ang importante is naintindihan nyo po yung konsepto ng market. Alright? So, ito po yung outline ng i-discuss natin for the remaining hour. Yan. So, mukha lang po siyang madami, pero we will try to simplify as much as possible. Yan. So, we will start with the size, liquidity, and competitive price. Okay. By the way, Forex trading, singit ko lang po, Forex trading is a transaction that involves buying and selling. So, as long as may buying and selling ng currency, it's already a Forex transaction. So, yung tinatawag po natin na traditional Forex trading, baka hindi po natin alam, ginagawa na po natin yan before. Pag pumunta po tayo sa money changer at nagpapalit ng currency, that's already Forex transaction. So, pag pumunta din po tayo sa banko, nag-open ng dollar account using Philippine peso, Forex transaction din po yan. Kasi nagpapapalit po tayo. So, yan po yung traditional way. So, through the bank, through money changer. Yung ginagawa po namin dito sa market, it's called margin or leverage trading. Okay, so yan, wag mo po natin isipin yung term, basta po ginagawa po ito online. So meron po tayong platform na gagamitin, tapos dun po tayo magte-trade. At si Peakmill po, a Forex broker, yun po yung nagpo-provide ng platform. Okay, kaya po nakapag-trade po tayo mga retail traders or ordinary people kasi meron na po mga Forex brokers. Dati po kasi mga big banks lang yung nakakapag-trade sa Forex market. So, they are electronically connected worldwide. Tapos, dun po sila nagpapalitan ng currency. So, dahil may mga Forex brokers na, pwede na po tayong mag-trade. Okay? Alright. So, let's start with this map. Yan. So, mapa po siya. Nakikita po natin New York, London, Tokyo, and Sydney. So, ito po, yung apat po na to, these are the biggest stock markets in the world. So, sila po yung pinakamalaki, apat na pinakamalaking stock markets in the world. So, bakit po natin na-mention or pinag-uusapan yung stock market? Forex po yung topic, di ba? Actually, lahat po ng financial assets or lahat ng financial markets, they are interconnected with one another. So, pag gumalaw yung stock market, may effect po yan sa Forex market. May effect din po yan sa bond market and so on. So, ano po yan? Trickle-down effect. So, may effect po yan sa lahat halos. So, it has something to do with inflow of capital inflow, saan ba nagpo-flow yung capital and other factors. So, for example, no pandemic,
bumagsak yung global stock market. So lahat ng stock market halos sa buong mundo pababa or pabagsak. That's why even Warren Buffett, yung pinakita ko sa inyo kaninang financial figure, nag-withdraw siya ng mga stock holdings niya. So hindi niya yun wini-withdraw for a long period of time. So nag-withdraw siya kasi natakot din siya. Okay? So dahil nga sobrang bagsak yung mga global stock markets. So since pag ganun, nagwi-withdraw yung tao sa isang financial market, napupunta naman yung capital sa ibang financial market. So that's the time na lumakas yung forex market. Dumami yung mga interesadong mag-invest at matutong mag-trade. Okay? So, yun, that's how capital inflows work. So, kung ano yung malakas during a particular period of time, so doon nagko-concentrate yung capital ng mga tao. Okay? Kasi forex market, pwede kang kumita, di ba? Up and down. Whether you buy or sell, pwede kang kumita. Unlike sa stock market na kailangan tumaas siya. Right? Kailangan mabili mo ng mababa tapos ibenta mo ng mahal. So, aantayin mong tumaas. And since pabagsak siya nung pandemic, nag-alisan yung capital sa stock market, lumipat ngayon sa other assets like forex market and crypto. So, doon naman tumaas naman yung value ng Bitcoin. Okay? So, balik tayo dito sa map. Yan. So, nandito yung apat na stock markets na pinakamalaki sa buong mundo. Okay? So, ang pinakamalaki dyan sa apat na yan is the New York Stock Market. Stock market ng US. So, sa New York Stock Market pa lang, meron na tayong 26 billion US dollars daily trading volume. Okay? So, that's as of April 2019. So, mas lumaki na yan ngayon. Okay. So, what does it mean? Ito yung amount of money na tinitrade sa New York Stock Market araw-araw. So, araw-araw yan. Okay. So, kung pagsasama-samahin mo daw lahat ng pera na tinitrade sa apat na stock markets na to, mas malaki pa rin yung tinitrade or mas malaki pa rin yung funds na tinitrade sa forex market. Okay, so for the forex market, ito hindi na po ito updated. 6.4 trillion US dollars daily trading volume. So sa ngayon, 7 trillion na po. Okay? Imagine, ilang years lang ba to? 3 years lang, ang laki na nung tinaas. Okay? So araw-araw, 7 trillion US dollars yung tinitrade sa forex market. So what does it mean for you and me? Sa 7 trillion na yon, gusto natin kumurot kahit konting profit. Diba? Sa laki ng pera na nagpo-flow sa forex market araw-araw, ganun kalaki yung opportunity. Okay? That's why your profit here is not capped. Hindi siya limited. Okay? Pwede natin sabihin, sky is the limit as long as you have the skill and the discipline. Okay? Alright. So, forex market hierarchy. So sa forex market, hindi lang tayo ang nagte-trade. So ang tawag sa atin, retail traders. So hindi lang mga individuals yung nagte-trade. Kasama natin sila, government, central banks, and then yung mga medium-sized and small banks. Yan. So nagte-trade din sila ng forex market. And kung titingnan natin, pinakamaliit na percentage ng traders sa forex is yung mga retail traders or mga individual traders. That's why sinasabi nila na forex market cannot be manipulated by just one person kasi ang liit lang ng percentage ng mga retail traders. And at the same time, very broad yung forex market. Ang daming factors na nakaka-impluensya. So nandiyan yung economy. Yan, yung economy itself, yung consumption, macroeconomic data, mga events, yung volume ng traders, gaano kadami nagte-trade or nag-i-invest. So lahat ng yan, lahat na nakaka-apekto sa economy, nakaka-apekto sa forex. Okay, sa forex price. So, paano nagte-trade yung government and central bank sa forex market? Actually, they don't
directly trade. So hindi sila yung nakaharap sa platform or nakaharap sa chart tapos nag-execute ng buy and sell. So iba yung ginagawa nila. They don't trade, they can only influence the price of the currency. Okay? So hindi sila yung direct na nagte-trade. So paano nila na-influensyahan? Actually, isa sila sa mga biggest market movers eh. So once na nag-intervene na yung government at yung central bank, malaki yung ginagalaw ng presyo sa forex. So paano nila na-influensyahan? By adjusting the interest rate. Actually, they are tandem. Yan, partner sila. So they work hand in hand in maintaining the target price level. So lahat kasi ng bansa merong kanya-kanyang target inflation, target price level. So depende sa economy ng bansa. So pinagtutulungan niya ng government tsaka ng central bank. So ang ginagawa ng central bank is nag-a-adjust sila ng interest rate. Okay? So for example, masyadong mataas yung inflation, taas ng price of goods and services. So ang gagawin ng central bank, kung mas mataas yung sa target level nila na inflation, ang gagawin ng central bank is mag-i-increase ng interest rate. Okay? Just to control the inflation. Kasi pag na-control yung demand or yung paggastos ng tao, medyo bababa yung inflation. So most likely, yun yung mangyayari. Okay? But of course, we also have to consider other factors. So other way around, pag masyadong mababa yung inflation, mas mababa dun sa target level nila, magbababa naman ng interest rate sa central bank. So, para ma-boost yung economic activity, gumastos yung tao, bumaba yung interest rate sa loan, ma-inspire gumastos yung mga tao. Okay? So, malaki yung influence ni government at ni central bank sa forex. But still, hindi nila totally mako-control or hindi nila totally, sabihin natin, mamamanipulate yung market. Kasi ang dami pang ibang players. So, madami pa rin mga factors. Okay? Next, major banks. So, ito yung mga Citibank, Bank of America. So, yung mga malalaking banks. JP Morgan. So, nagtitrade na talaga sila ng forex long before. They are electronically connected all over the world. So, nagtitrade sila through electronic brokering services or EBS. Yan. So, ito yung ginagamit nila para connected sila sa mga banko, sa malalaking banko sa ibang bansa. Okay, so doon sila nagpapalitan ng currency. Okay, and since major banks, imagine niyo Citibank, ang laki ng capital niyan, di ba? So, malaki yung influence nila sa forex market. Okay, that's why sinasabi ng ibang traders na you should trade like a bank or sumunod ka kung nasan yung momentum or yung trend. Okay, so you cannot beat the market. You can only follow it. Okay, kasi wala naman tayong ganito kalaking capital tulad ng capital ng mga major banks. Next, medium size and small banks. So ito na yung mga banko natin, mga commercial banks like BDO, BPI, Security Bank, ayan. So nagte-trade din sila ng forex. Okay? So connected din sila dito sa electronic isa EBS, ayan. Okay? And then lastly, ito na tayo, retail traders or yung mga individuals. Tayo, nagte-trade tayo ng forex using brokers. So, ito na yung mga retail market makers. So, broker ito, yan. Retail ECN brokers, hedge funds, and commercial companies. Okay? So, ito yung mga participants ng forex trading. Okay? That's why as a retail trader, gusto kong sumabay dun sa trade ng majority. Yung kung sino yung malaki yung capital. Okay? At basically, kung saan papunta yung trend, kung saan yung momentum. Okay? So, hindi lang mga banko, mga tao yung nagte-trade, pwede rin mga companies. So, either financial companies or non-financial companies, nagte-trade din sila ng forex. Example, mga local company, example, Jollibee. So, hindi lang food business yung source of income nila.
Hindi lang yung hamburger, Jolly Spaghetti, hindi lang yon. So, meron din silang other sources of income. Possibly, nag-hire sila ng in-house trader at nagtitrade ng, tinitrade ng in-house trader yung funds, yung portion ng funds ng company nila. Okay? So, napakadaming pwedeng magpagalaw ng market. Okay? Ayan. So, meron po bang tanong? Ay. Meron ma'am sa Q&A. Anong oras sa Pilipinas? Anong araw at oras bukas yung market? Okay, so good question yan. So, anong oras sa Pilipinas? So, pwede po kayong mag-trade ng Forex Monday to Friday. So, Monday nag-open na siya ng 5 a.m., nag-close ng 5 a.m. Saturday. Okay, so Saturday, Sunday, wala pong Forex trading, Monday to Friday. Anytime po yan, basta open yung market. Kaya yung iba, kahit may full-time business or may full-time job, kahit estudyante, nakakapag-trade po sila kasi nagtitrade sila sa gabi, sa madaling araw, or sa umaga, kung kailan sila available. Okay? So, consider din po natin na when it comes to trading, we also have to consider our lifestyle and our schedule. So, wala po talagang one size fits all na dapat ganitong oras ka mag-trade, dapat itong trading strategy. So, you have to find what will work for you. Kung ano ka, kung may day job ka, 9 to 6, siguro sa gabi, pwede ka mag-trade. Kasi yun yung schedule mo. So, mas comfortable ka sa gabi. So, you also have to consider your psychology if you're not feeling well, medyo may sakit ka, most likely wag ka na mag-trade. So, pag wala ka sa mood, wag na lang kasi apektado niyan yung psychology mo. So, ang daming factors na very individualized na kailangan nating i-consider. That's why, when it comes to trading, hindi lang siya theoretical na dapat ituro. Dapat talaga kayo mismo mag-trade sa market. So, meron naman tayong demo account para magamit niyo for practice. Okay? Okay, so hopefully I was able to answer your question. Okay, next, so ito po yung flow kung paano nangyayari yung trading. And so nalaman natin na hindi lang pala tayo yung nagte-trade sa market, nandiyan yung mga banks, 'di ba? Which are the biggest players. Okay, so let's assume ito tayo. Yan, so si retail trader, nag-open tayo ng trade. Yan, nag-open tayo ng trade sa market using our broker Tikmil. Okay? So si Tikmil, pinasa niya yung trade natin sa EBS o yung sa electronic brokering system. This is a matching point system. So online system po ito na minamatch yung trade natin kung saan may available price. So for example, hahanapan niya ng price yan sa mga banks or other liquidity providers, sa forex broker, other forex brokers din, or financial institutions or hedge funds. Okay, so depende po sa availability ng price at nung availability ng price dito sa tatlo na to. Okay, so ganun po nagpo-flow yung trading. Okay, so again, this is me or this is you, nag-trade ka, nag-buy ka ng Euro-USD, using Tikmil as your forex broker. Tapos si Tikmil, pinasa dito sa EBS yung trade mo para mahanapan ka ng match sa mga liquidity providers. So pwedeng dito sa bangko, pwede rin sa other forex brokerage, or pwedeng sa mga hedge funds or financial institutions. Depende po sa availability. Okay? So it all happens automatically po. Mabilis po yan. All right, so let's move on. Different types of forex brokers. So meron po tayong dalawang klase forex broker. Okay. So actually hindi ko po ito alam when I first started in forex trading. So nag-start po ako way back 2012 at sorry, ang tagal na nun, 2016. Yan. So 2012 naging aware pa lang ako, pero hindi ko pa siya napag-aaralan. Napag-aralan ko talaga ang forex trading noong 2016. So
Doon po ako nag-start mag-self-study. So hindi ko po ito alam kasi walang YouTube channel, walang online article na nag-define ano ba yung mga klase ng forex broker. Okay? So yung medyo recently ko lang din siya nalaman. So what are the types of forex brokers? Dealing desk or market maker? So this type of broker usually provide fixed spreads. So, ano po ba yung spread? Ito yung trading cost na binabayaran natin kada trade. Okay? Yan. So, usually, yun yung in-off, yun yung ano nila, yun yung trading cost nila, fixed. While no-dealing desk, NDD, STP, and ECN, so ito naman po yung hindi market maker. So, no-dealing desk sila. Usually, ang spread nila or trading cost is variable. Yan. So, nagmo-move po yan depende sa market condition. The reason for that, bakit variable? Kasi yung mga forex traders, meron silang direct access to the interbank market. So, yung trade ng mga traders, directly pinapasa ng brokers sa mga liquidity providers, which are usually the banks, yung mga big banks. Okay? Alright, so ano ba yung dapat piliin? Yan, so shortcut na lang natin. Ano yung dapat piliin? No dealing desk or yung market maker na may dealing desk? Mas okay po, dapat po yung no dealing desk. Yan. Although variable yung spread nyo or yung trading cost, meaning gumagalaw or nagbabago-bago. Pero this is more reliable. So, meaning, hindi po nagte-trade against you yung broker kasi yung trade mo dinadirect nila sa mga liquidity providers. Okay? Sige, let's have a clear example. Okay, so good question, Sir Alvin. No po. So, no dealing desk po si Pickneel. Okay? Paano pala natin malalaman if market maker yung isang broker? Usually, isang sign is fix yung spread nila or yung trading cost. Second is, nag-o-offer sila ng mga sobrang taas na deposit bonus. Either deposit bonus or no deposit bonus. So, nag-o-offer sila ng, let's say, 50% no deposit bonus, tapos pwede mong ma-withdraw yung profit. Or 100% deposit bonus, meaning dodoblehin nila yung capital mo once na nag-deposit ka. So, it's also a sign. Yan. And another thing, so aside dun sa mga deposit bonuses, sa fixed spread, ano rin po, yung masyado silang marami, offers, yung mga marketing offers. So, usually po yun yung mga signs na market maker si broker. Okay? So, paano nag-work or paano nag-flow yung trading sa isang market maker broker? Okay. So, sa mga forex brokers po, meron tayong tinatawag na book A and then book B. Okay. So, for example, si John, bago siya sa forex trading, he's a newbie. So, gusto lang niya munang i-test yung market. So, maliit lang muna yung capital na dineposit niya. So, let's say $50. Yan. So, si John merong $50 sa account niya, sa live account. And then, gusto lang muna niyang i-test kasi hindi pa siya masyadong marunong. So, hindi pa niya masyadong nabibuild yung skill. Okay? So, nag-open siya ng trade, nag-buy siya ng Euro-USD. Okay? So, since bago pa lang siya at hindi pa siya ganun karunong, maliit din yung capital niya, most likely this is a losing trade. Yan. So, nalugi siya. Yan. So, pre-process ngayon ni market maker broker and then si broker nag-trade against the minatch ngayon ni broker yung trade ni John. So, nag-sell ngayon si broker ng Euro-USD and this is a winning trade. Okay? So, nakabuy si John ng Euro-USD,
Mali yung trade position niya kasi bumagsak yung market. So, nag-trade ngayon yung broker na market maker ng Euro-USD, nag-sell siya. So, yung broker yung nanalo. Okay, so basically, sa market maker, ang market maker broker, kumikita sila once na natalo yung trades ng clients. Okay, so isa siya sa mga sources of income ng market maker broker. Alright, so another scenario. Paano naman kung magaling na mag-trade yung trader? Tapos malaki yung capital niya. So si broker, ilalagay siya sa book A. Yan, so dito naman sa book A. Yan, kaya kina-classify nila yung mga traders. Lalagay yan sa book A. Ngayon si ano bang pangalan? Si Artwork, nag-buy siya ng Euro-USD. Dahil marunong na talaga siyang mag-trade, matagal na siyang nagte-trade at malaki yung capital niya, most likely this is a winning trade. So yan, pre-assess na ng ayun ni market maker broker. So ngayon, si market maker broker, ita-transfer yon or ipapasa yung trade niya, yung buy Euro-USD, sa mga liquidity providers, imamatch. Depende kung sinong liquidity provider yung may kamatch na presyo. Okay, so let's say si Banco, si Bank of America. So si Bank of America sold Euro-USD. Imamatch niya kasi nakabuy si Arthur, nag-sell naman yung Banco or yung Bank of America. So, ibig sabihin, si Bank of America or yung liquidity provider, sila yung nag-shoulder ng losses. Okay? Nanalo si Arthur, natalo si liquidity provider. Alright? So, that's how market maker works. So, hindi laging nagtitrade against yung broker. So, dinedetermine nila. So, kung ilalagay ka sa book A or sa book B. Alright, so punta naman tayo sa ECN, ECN brokers, and STP brokers. So these brokers are non-market makers sila. So wala silang dealing desk. Meaning, pag nag-trade ka, diretso dun sa mga liquidity providers yung trade mo. Okay? Ayan. So, example, so ganun pa rin, may book A and then may book B. So, for example, si Arthur, matagal na siya nagtitrade sa market, tapos malaki yung capital niya. Nag-sell siya ng Euro-USD. Ngayon, using an STP and ECN broker, pinasa ngayon ng broker sa mga liquidity providers directly. Kumbaga, sila lang yung nagpa-facilitate ng trading. Okay? So, kung sino man yung liquidity provider na may kamatch na price, yun yung magsha-shoulder ng losses. Okay? So, pinasa na sa liquidity provider and then minatch ngayon ng liquidity provider yung trade. Okay? So, direct dito sa mga STP and ECN brokers. Dito naman sa book B. So, ganun din. Si John, bago sa market, maliit yung capital niya. So, nag-trade siya, nag-buy siya ng GBP USD, pinasa na ngayon ng broker sa mga liquidity providers kung sino yung makakapag-match ng presyo. Okay? Yan. So, pinasa directly. And then, minatch ngayon ng liquidity provider yung trade ni John. Okay? So, basically, dito sa STP and ECN broker, direct ka na nagtitrade sa mga liquidity providers. Not really direct, pero pinapasa ng broker directly sa mga liquidity providers. So, sila lang yung nagpa-facilitate ng trading. Okay? Unlike sa market makers na they may tendency na mag-trade sila against you. Okay? If you're on a book bid. Alright, so good question, Sir Aaron. Paano namin malalaman kung saan kami ilalagay ng mga broker? Or makikipag-trade against yung mga broker sa amin? So, that's a good question. Actually, hindi ko rin siya masasagot straight out. But meron kasing mga
questionnaires na pinapasagutan sa client upon registration, 'di ba? Example, yung appropriateness test. So, malalaman din ng broker kung may experience ka na ba or matagal ka na nagte-trade sa market or newbie ka lang. Okay? So, paano nyo malalaman if makikipag-trade against you yung mga broker? Most likely, nasa bookbee ka. Yun. So, that's something na hindi natin totally masasagot. But may idea tayo na pag dineclare mo pala na newbie ka, most likely ilalagay ka sa bookbee. Okay? Nasagot ko po ba, Sir Aaron, yung question? All right, thank you so much. Si Sir Kevin, so anong type ng broker po si Tikmil? So si Tikmil po, don't worry, STP and ECN broker po. So wala po tayong dealing desk dito. So lahat po ng trades nyo, direct, pinapasa namin directly sa mga liquidity providers. Okay? So mapapansin nyo din po yan, hindi po kami nag-o-offer ng matataas na deposit bonuses. Wala po kaming no deposit bonus, tapos mababa din po yung trading cost or yung spread. Okay? So, malalaman nyo po kung market maker. You can also do your research po. Punta lang po kayo sa mga review sites. Mamaya po pakita ko yung screenshot ng mga website. So, punta po kayo sa mga review sites. Makikita nyo po din yung mga reviews about forex brokers. All right. So, punta po tayo sa Q&A. Ayan. So, Sir Luis, ano pong difference ng market makers sa ECN? So, si market maker po, may tendency po siya na mag-trade against the client. Okay? Pag nasa bookie si client. So, si ECN or STP broker naman po, pag nag-trade kayo, pinapasa directly yung trade nyo sa mga liquidity providers. Okay, so basically, mas maganda po ang STP and ECN. Okay, nasagot ko po ba, Sir Luis? All right. Yan. So, salamat po sa mga tanong. Type nyo lang po kung may mga questions pa kayo. May question, ma'am, doon sa chat box. Ask. Si Ma'am Hana Ubaldo. Ang tanong niya ay, how about po kung ang fixed spread ay sa isang instrument like gold, pero sa ibang instrument like currency pairs ay hindi fixed. Ano po ba ang masasabi natin doon? Market maker or hindi market maker? Saan category kaya siya? Good question po, Miss Hannah. Yan. Thank you po, Pastor Shem. Pag fixed po yung spread sa gold, tapos variable naman yung spread sa other pairs. Okay, so maganda po yung scenario. Actually, hindi, may mga brokers naman po na hindi straight out market maker. So, it's a combination of market maker and STP and ECN. So, possibly po, hybrid po yung broker. So, depende po. Hindi ko po masagot straight out kasi hindi ko rin po alam yung broker. But possibly po ganun, hybrid po siya. Okay? Pwede rin naman po na ECN or STP broker siya. So, yung spread sa gold is not really the spread but commission. So, hindi po siya yung spread pero fixed commission po siya. Okay? So, para pong yung ano natin, yung account type natin na pro account, raw spread siya, sobrang baba po ng spread. Minsan cents lang or minsan nagsi-zero. Pero meron po tayong fixed commission na $4 per lot round turn. So, pag commission naman po, hindi naman po yan. So, hindi naman po market maker. Okay, so nasagot ko po ba, Miss Anna? Okay, sige po. Type niyo lang po yung mga questions nyo.
So far, move on na po muna tayo sa topic. So, role of forex brokers. Yan. Brokers are firms that provide currency traders with access to trading platform. Yan. So, basically, yung mga brokers, example, si Tickmill, siya lang po yung nagpo-provide ng access sa trading platform para po makapag-trade yung mga retail traders na katulad natin. So, dun po tayo nagbabuy and sell ng foreign currencies. So, this is the universal platform of forex trading. So, tawag po dito is MetaTrader. So, meron po siyang dalawang version, MT4 and MT5. MetaTrader 4, MetaTrader 5. So, halos pareho lang po sila ng user interface. So, hindi niyo po masyadong makikita yung distinction ng MT4 and MT5 pag nag-navigate kayo. So, meron lang pong konting features na different sa MT5. Okay? So, malalaman niyo po yan once you've started trading. Okay? So, our platform, yung MetaTrader 4 and 5, pwede po siya sa laptop, sa tablet, iPad, mobile device, basta po may internet connection. Okay? So, pwede po yan. So, kahit cellphone lang po yung gamit nyo, pwede po kayong mag-trade. That's why you can trade anywhere in the world. So, kahit nasaan kayo, pwede kayong mag-trade. Basta may device and then may internet connection. Okay? Alright, so let's move on to the features of forex market. Yan. First, currency volatility. So, this is the frequency and extent of changes, jump in a currency's value, price. Okay, so when you say volatility, ito yung lakas ng galaw ng presyo. Okay, so meron na po ba dito naka-experience ng extreme market volatility? Nag-trade during the during NFP or during big news. I know some of you or most of you dito sa webinar naka-attend na ng NFP. Ayan. So, hopefully ma-experience niyo po mag-trade during extreme market volatility. Yes, si Sir Alvin. So, lakas ng slippage sa NFP. So, talagang malakas po yung galaw ng presyo pag may mga news katulad ng NFP. Okay? So, currency volatility. Yan. So, meron pa po ba? Sige po. Type nyo lang po. Currency volatility. So, meron po tayong dalawang klase ng volatility. So, high volatility and low volatility. So, for the high volatility, profits can be earned within a shorter period of time. So, ito po yung gusto ng mga forex traders. Kasi pag may volatility, dun po tayo kikita. Pag gumalaw yung chart, talagang malakas. Pag gumalaw yung presyo, talagang malakas yung galaw ng presyo. So, kailangan lang po tama yung trade position natin. So, pag tumaas yung presyo, kailangan nakabuy tayo. Pag bumagsak yung presyo, kailangan nakasell tayo. Otherwise, kung opposite yan, malaki din po yung loss. Kaya, when it comes to volatility, it's also a double-edged sword. Hindi po siya pure positive. Meron din po siyang negative features. So, kailangan po talaga tama yung trade position. Okay? Low volatility naman, when a currency pair does not fluctuate as much. Okay, so gumagalaw siya, pero hindi siya masyadong nagfa-fluctuate. So, magda-drawing na lang po ako ng chart. So, compare po natin yung high volatility sa low volatility. Okay, so pag nag-trade po kayo sa platform, isa po sa pinakamalaking part ng MetaTrader o ng platform is yung chart view. So, yun po yung babasahin natin para isa po siya sa mga factors na i-consider natin para makapag-decide whether to buy or sell. Okay? So, the chart symbolizes the price action. So, yun po yung galaw ng presyo. So, sa high volatility asset or financial or currency pair,
So ganito po ang galaw niya. Yan, so talagang malakas. Yan, mabilis, malakas, tapos minsan mabilis yung galaw ng presyo. How about sa low volatility? So may volatility pa rin naman, pero hindi siya ganun kalakas. Okay, so pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman kayo mag-trade dito. Okay, pero most likely short term siya. So mag-close agad kayo ng trade. Or magsaset kayo ng malapit na TP. Or take profit. Okay, so good question, Sir Alvin. Why there is a volatility? What causes the movements? So napakadami pong reasons bakit nagiging volatile yung isang market. So unang-una, ano yung nangyayari sa economy? Meron bang big news? So let's say mga calamities, or meron bang election, may pandemic, meron bang meeting or announcement from the central bank? Nagtaas ba or nagbaba ng interest rate yung central bank? Yung volume din ng traders. So marami bang traders during that time na nagpapagalaw ng market, at malaki ba yung funds na tinitrade during that period? So yung volume ng traders at yung volume ng capital. So napakadami po talaga. So yun, halos lahat ng factors na nakaapekto sa ekonomiya, nakaapekto sa presyo ng forex. Okay? NFP po, isa po yan sa mga big news sa US na inaabangan ng mga traders. It stands for non-farm payroll. So nangyayari po siya every first Friday of the month. So sa December 8 po. Yan, sabay-sabay po tayo mag-trade next Friday. Okay? Okay? So any more questions? Yes, so usually ang pinaka volatile na currencies sa forex ay yung seven major pairs. So yan, thank you Miss Maria Luisa. So yun po yung mga currencies na may ka-partner na US dollar, Euro USD, USD JPY, AUD USD, and so on. Okay? Basta po may USD na ka-partner, most likely they are volatile, kasi US, world's currency reserve po siya. So meaning, maraming bansa na gumagamit ng US dollar. So hindi lang po nagko-concentrate sa US ang US dollar. So sabi nga po ng isang economist, kung pagsasama-samahin niyo lahat ng pera sa buong mundo, 60% of those are made up of US dollars. So ganun po kadami yung US dollars in circulation. So hindi katulad ng Turkish lira, yung pera sa Turkey, na most likely sa Turkey lang ginagamit. Ang US dollar all over the world. So even Banko Sentral ng Pilipinas, meron po yung US dollar reserve. Okay? So remember, when it comes to trading, we have to look for volatility. So yun po. Ingat lang po, kasi it's a double-edged sword. Kailangan din po ng risk management dito. Okay? All right, so next, you can earn money both in a bullish and bearish markets. Okay, so it's time to ask questions para po magamit natin yung point system natin. So at the end of the webinar po, kung sino po yung may pinakamataas na points, makaka-receive po kayo ng Tickmill merchandise. Okay? So, bullish. When you say bullish, ano po yung unang pumapasok sa isip nyo? What does it mean? Sige po. Buy. Yes, Miss Cathy. So, top three po. Downtrend. Long. Paakyat. Alright. So, thank you so much for answering. So, meron na po tayong top three. Si Miss Cathy. Buy, 5 points. Si Sir Emmanuel, 3 points. And then
Sino ba yung last? Ano Paakyat, ata? si Miss... Yes po, thank you. Thank you, Pastor Shem. 1 point. All right. Okay, so dito sa forex market, pwede kayong kumita whether the market is going up or down. Kaya tinatawag tong recession-proof business eh. Kasi kahit recession, kung pabagsak lahat ng market, mag-sell ka. Okay? Kung babagsak yung forex market. Okay? So next, you can trade anytime, anywhere. Okay, so maganda to. Para kang digital nomad, di ba? Nagta-travel and at the same time, nagtatrabaho or kumikita. Alright? So kahit nasan ka, kahit nasa beach ka, nasa school ka, pwede kang kumita dito. Pwede kang mag-trade. Okay? So for the trading schedule, so yan, may nagtanong na kanina ng trading schedule. For forex market, open yung market ng Monday, 5 a.m. and then Saturday, 5 a.m. Up to Saturday, 5 a.m. So, from Monday to Saturday po yan. Okay? Kaya kahit madaling araw, pwede po kayong mag-trade. Alright? So, dagdag ka lang po for the crypto market, 24/7 po ang market. So, Saturday, Sunday, pwede po kayong mag-trade ng crypto. Okay? And then for the stock market, depende po yan kung open yung stock market ng particular country. Let's say, US stock market, nag-open po yan ng Monday, 8 p.m., hanggang 4 a.m. in the morning sa oras natin. Kaya po minsan umaga hindi kayo kaya po pag umaga hindi kayo makapag-trade ng US stocks like Apple, PNG kasi sarado po yung US stock market. So antay po kayo ng gabi hanggang madaling araw. Okay? And then yan. So what the best question? When is the best time to trade? Yan, madalas ko po itong naririnig. Marami pong nagtatanong nito. Anong oras ba yung the best time to trade? Actually po, wala pong specific answer dito. Kasi pagdating sa trading, lagi po yung case-to-case basis. So, you have to consider your lifestyle, your schedule, and as well as your mood. Anong time of the day ka ba feeling mo productive ka? Yung hindi ka stressed out. Yan. Depende rin yan sa trading strategy kasi may mga trading strategy po na time sensitive. Okay? So, looking at the map, so ito po ulit yung four stock markets in the world, yung pinakamalaki. So, depende po yan. Magkakaroon lang po tayo ng clue kung ano yung volatile during that time period based on the stock market na open nung time na yon. So for example, Sydney market, this is the stock market in Australia. So nag-open po siya ng 5 a.m. Philippine time and then nagko-close ng 11 a.m. Philippine time. So yun po, during this time, volatile po yung Australian dollar. But to be honest, sa Sydney market or sa Australian market, medyo mahina po or mababa po yung volume ng traders during the Asian session sa umaga. Ganun din po sa Tokyo or sa JPY. So nag-open po siya ng 7 a.m., nagko-close ng 11. So yun din po, nagiging volatile yung Japanese yen. Okay? And then sa hapon, 3 p.m. hanggang 11, PM, nag-open, sorry, London pala, nag-open si London market. Okay, so GBP po naman yung volatile dito. Okay, and then si New York market, nag-open po siya ng 8 p.m. hanggang 4 a.m. in the morning. Okay, so USD naman po, lalong lumalakas during this time. Alright, so wala pong best time to trade. But if you're going to ask me, anong oras yung pinaka-volatile for the major pairs? Dito po. Yan. Dito. Sa gabi. Yung overlap between the London market and the New York market. So, yan po talaga yung malakas gumalaw ang mga major pairs. Okay? But I'm not saying na kailangan mag-trade kayo sa oras na to. So, depende pa rin po yan sa inyo. Okay? Kasi may mga nagtitrade po early in the morning, 5 a.m., still successful pa rin po. So, talagang depende po sa inyo. Once na nakita nyo na po kung ano yung mag-work sa inyo.
Okay? So, any questions po so far? Yes. So, ito pa po yung schedule ng mga stock market. So, sa Frankfurt, Germany, nag-open siya ng 3 p.m. and then nag-close ng 11 p.m. So, it's in Manila time po. Then, sa London market, nag-open ng 4 p.m. and then nag-close ng 12 a.m. So, naka-DST na po pala to. Yan. So, kailangan nating mag-add ng 1 hour pag DST. New York market sa US, nag-open ng 9 p.m., nag-close ng 5 a.m. And then sa Sydney market sa Australia, nag-open ng 5 a.m., nag-close ng 1 p.m. And then sa Tokyo market sa Japan, nag-open ng 7 a.m., nag-close ng 3 p.m. Okay, so mare-research nyo po ito sa Google para po may guide kayo. So, para po may guide kayo kung anong oras ba volatile yung specific currency. Alright, so yan, next, leverage. Yan. So, sabi natin kanina, may two types of trading. Yung traditional and then yung margin or leverage trading. Since leverage trading or margin trading, ito yung ginagawa natin sa forex broker, ano ba yung leverage? Okay? Number one, leverage is a borrowed capital from the broker. It's a credit. So, think of it as a loan na pinapahiram sa inyo ni broker para tumaas yung trading power nyo. Mas marami pa kayong ma-trade. Okay? So, imagine paano kayo makakapag-trade ng foreign currency kung ang capital nyo is $50, di ba? So, kailangan nating maglagay ng leverage para tumaas yung trading power nyo. Okay, so think of it as a multiplier. So, minumultiply yung capability nyo na makapag-trade sa market. Okay, medyo vague pa. So, mamaya magbigay tayo ng example. Leverage is usually expressed in ratio. So, upon opening an account, whether demo account or live account, may mga options po kayo sa leverage like 1 is to 100, 1 is to 20, 1 is to 50, 1 is to 200, 300, 500. Okay? So, yan po. Depende po sa risk appetite nyo kung ano po yung leverage na pipiliin nyo. So, for newbies, I highly suggest or pwede po siguro ang 100 to 200 leverage. Okay? Kasi kung masyado naman pong mababa, para din po, siguro po walang masyadong difference yung traditional trading sa trading dito sa forex broker kung masyadong mababa. So, at least 100 to 200 po. Okay? Kung mataas naman po yung risk appetite nyo, pwede na, pwede po 500. 1 is to 500. Okay, so leverage allows trader to trade more with less capital requirements to open a position. So yon, so kahit $50 yung capital, pwede kayong makapag-trade ng foreign currency using leverage. Okay, so unshare ko lang po, punta tayo sa MetaTrader. So, pupunta po tayo sa platform ng Tickmill, MetaTrader 4. Papakita ko po sa inyo yung leverage. Sorry, share ko lang po. Alright, so nakikita na po ba yung screen? Okay. Alright, so sorry, hindi pala naka-login yung demo account ko dito. Anyway, so hindi na po tayo magte-trade sa demo account ngayon. So papakita ko na lang po sa inyo paano nag-work si leverage. Let's say your capital is, balance kasi natin dito zero eh, na gamit ko na kasi yung welcome account ko. Yeah, so let's say, let's say ang balance natin dito is $1,000. So imagine natin $1,000. So for me to be able to trade one standard lot of Euro USD, magkano ang kailangan ko? So ito trade ko one lot of Euro USD. Okay?
So, kasha ba yung capital ko na US$1,000? Yan. So, para malaman natin kung magkano ang kailangan, punta po tayo dito sa mga symbols. Yan, dito po sa Market Watch din, look for Euro-USD. Yan. So, ito po si Euro-USD. So, right-click lang po natin for us to see the specifications. So, ang hahanapin po natin dito is the contract size. Okay, so the contract size of Euro-USD is 100,000. 100,000. So, kailangan nyo po ng 100,000 para makapag-trade kayo ng one standard lot ng Euro-USD. Pero, ang capital nyo is US$1,000 lang. So, hindi kayo ia-allow ng system pag ganun. So, dito natin kakailanganin ng leverage. So, kung may leverage po kayo, it is possible for you to trade one standard lot of Euro-USD, which is equivalent to 100,000. Okay? So, assume natin yung leverage po na sinet nyo during the registration is 1 is to 100. So, ito po yung leverage. Yan. Okay? So, paano natin malalaman? So, it will already give you a trading power. So, tumaas na po yung amount na pwede nyong i-trade. So, paano natin malalaman kung magkano yung amount na kailangan nyo para makapag-trade ngayon ng one lot of Euro-USD use it with the 100 leverage. Okay? So, ganito po siya. One lot po ito. So, ita times lang po natin sa contract size. So, kanina tinignan natin yung contract size ng Euro-USD. That's 100,000. Right? Okay? So, ita times din po natin sa current market price ng Euro-USD. So, we will follow the ask price. So, ito po siya. Yan. So, that's 1.09841. Okay? Alright. So, halimbawa, wala po munang leverage. Sino po pwedeng mag-calculate nito? Sige po, bigyan natin ng points. So, magkano po ito? Sige, compute ko na rin po. For 5 points. Yes, 5 points po. Times. May sagot na si Sir John Carlo. Alright. 109,000. Ang computation ko po is 109,841 US dollars. Yeah. Alright. So, congratulations po, Sir John. Sir Kevin and Miss Jillian. Ayan. Pa-note na lang po, Pastor Shem. Salamat po. Sige pa. Sige pa. Alright. So, kailangan natin ng 109,841 US dollars. Alright. So, obviously, hindi po kasha ang capital natin na 1,000 US dollars. So, kakailanganin po natin ng leverage para makapag-trade po tayo ng one standard lot ng Euro-USD. So, let's say 100 po yung leverage na in-apply natin. So, i-divide lang po natin to sa 100. Okay? So, divide lang po natin sa 100. Sino pong pwedeng sumagot? Sige po. 5 points po ulit. 5-3-5-3-1. Okay. Alright. So, 10,984. Alright. So, congratulations po sa mga nagka-points. So, ang kailangan po natin, ay sorry, 1,000 lang pala. Si Miss Maricel, ayan, si Miss Maricel. Hindi kasi ako nag-compute eh. Ayan. So, yung kanina yung nakita ko. So, 1,098.41. Okay.
So malaki pa rin po ito. Kasi ang capital natin is 1,000 USD. But it will allow you to trade na. So, dahil sa leverage, pwede na po kayong mag-trade ng one standard lot. So, it will only take $1,098.41. Okay, so kahit mas malaki po ito sa capital nyo, pwede na po kasi may leverage po kayo. Okay? Clear po ba? Or may mga questions? Ayan, so, paano po yung balance niyan? Okay, so maganda pong question yan. So, kailangan po mag-trade tayo. Actually, sir, yung balance po nito is kung magkano yung deposit nyo plus yung close trades. So, pag nag-close na po kayo ng trade, mamaminus or mag-a-add po yun sa balance. But yung leverage po, hindi po siya nag-a-appear under balance and equity. So, hindi po siya nadadagdag or nababawas sa balance or equity. So, makikita nyo lang po yan sa dun sa number of trades na pwede nyong i-execute or sa trade size na pwede nyong i-execute. So basically, mas malaki yung leverage, mas malaki po yung trade size na pwede nyong i-execute or mas marami po kayong trades na pwedeng i-open. Okay? So we will discuss more of that sa platform navigation po. Ayan, yes, since it's already 8:02, i-save po natin tong leverage na topic sa second webinar yung po sa platform navigation. Okay? All right. Last na po ito. And sorry, medyo overtime po tayo. Sure. Balik po tayo sa slides. Yan. So, another feature of Forex market is yung transparency. So, it's an open book. You know what I know and I know what you know. So, lahat po ng data makikita nyo, or hindi po lahat, pero majority ng data makikita nyo online. Yan. So, punta lang po kayo sa following websites, Baby Pips, Daily FX, My FX Book, FX Street, and of course, Tickmill. May education materials po kami sa Tickmill. Okay? Alright, so last topic, why trade Forex? Bakit nga ba? So, medyo mahirap din mag-aral ng bagong skill, di ba? Especially Forex, akala natin puro math, pero hindi talaga siya puro math kasi the system will automatically compute your profit or your loss. So, wala po tayong calculation masyado. So, bakit kayo magte-trade? So, di ba sa lahat ng gagawin natin, we have to know the why. First is, the price is set by all the buyers and sellers all over the world on a real-time basis. Okay, so real-time market siya. So, ibig sabihin, pwede kang kumita in a short amount of time. Provided na tama yung trade position mo. Okay? Mabilis po yung galaw ng presyo. Online business. So, kahit nasan ka po, basta may phone or laptop plus internet connection, and of course, capital, pwede po kayong kumita. Okay? You can start a minimal capital. So, sa Tickmill, dating $100 yung deposit, $50 na lang po ngayon for DragonPay. Okay? So, no middleman and no manipulation. So, wala po tayong middleman dito or yung dealing desk. Diretso po na pinapasa ng Tickmill yung trade nyo sa mga liquidity providers. At no manipulation kasi wala pong makakapag-manipulate ng market. Sobrang lawak po ng Forex market. The government and central bank can only influence the price action for the Forex. Okay? 24-hour market sa Forex market, Monday to Friday, pwede po kayo mag-trade. Time flexibility. So, any time of the day, within Monday to Friday, pwede po kayo mag-trade. Okay? Kaya, pwede nyo po siyang gawin kahit meron po kayong ibang pinagkakaabalahan. Business, trabaho, pag-aaral. So, pwede po. This is a 100-year-old industry.
So in 2009, the first decentralized cryptocurrency, Bitcoin, was created by presumably pseudonymous developer Satoshi Nakamoto. It is used SHS-256, a cryptographic hash function, in its proof of work scheme. Okay, so forex trading, matagal na po siya sa industry, 100 years na po siya. So, compared to crypto trading na nag-start po siya ng 2009. So if you were able to profit in the crypto market, kasi very volatile po ang crypto market. May mga time po na volatile siya. So what more pa sa forex trading na establish na po siya ng 100 years, all one century. So basta po meron na kayong skill at na-develop nyo na po yung discipline, you can earn consistently in this market. So, yan, singit ko lang po. As a forex trader, ang goal ko po talaga is consistent profit. So, pwede naman po talaga mag-speculate dito sa market or kumita ng 1,000%, 2,000%, 5,000%. People can do that. May mga traders na kumikita ng ganun kalaki. But the problem is, it's not sustainable. So, hindi siya ganun consistent. That's why, mas maganda na i-practice natin or i-aim natin yung consistency na kahit hindi ganun kalaki, basta nagbibigay ng cash flow sa bank account natin every month or every period. Okay? Kaya, kailangan isipin natin this is a business. Alright? And then lastly, you can help one's country's economy. So, example, Singapore and Malaysia. So, pag nagtitrade po kayo ng forex, nakakatulong din po yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay? And of course, this is a decentralized market. So, wala pong central governing agency. Pwede nyo po itong gawin online. Hindi katulad ng stock market na meron tayong Philippine Stock Exchange. Sila po yung nagsesettle ng mga transaction. Alright, so let's skip this example. Okay, so last na po to. Understanding currency pairs. So, pag nag-trade po kayo ng forex, lagi po yung pares. It's always in pair. So, lagi po yung dalawa. For example, Euro-USD. So, the first currency is called the base currency. Okay? And the second currency is called the quote currency. Alright? So, they cannot be interchanged. Yan na po yung setup or yung ano niya, format niya sa platform. So, yung base currency is equivalent to 1. Lagi po yan, laging 1. And the quote currency is equivalent to the exchange rate. So, depende po kung ano yung exchange rate during that time. Alright? So, how about buying and selling? So, when you say, bibili ako ng Euro-USD, I will buy Euro-USD. It means that you are buying the base currency. So, lagi pong ang base currency ang basis. Yan. You are buying euro, you are buying 1 euro, and then you are selling US dollar or nagbabayad ka ng certain amount of US dollar. So, kung magkano po yun, kung magkano yung exchange rate. Okay? So, on the other hand, dun naman po tayo sa sell. When you say sell euro USD, you are selling euro. You are selling the base currency or you are selling 1 euro. And nakaka-receive ka or you are buying US dollar. Makaka-receive ka ng certain amount of US dollar based on the exchange rate. Okay? Okay. So, ang logic po dito is, pag binili mo si base currency, kailangan ipangbayad mo si quote currency. Pag binenta mo naman si base currency, kailangan bayaran ka ng quote currency. Okay? So, transaction simultaneous po siya, yung buying and selling. Pag may binili ka, kailangan may pambayad. Alright? And the base currency is always the basis of buying and selling. Alright? So, any questions po before we end? Okay. So, kung wala na pong questions, be ready sa Wheel of Names po natin. So, hopefully, wala pa pong nagli-leave. I think nadagdagan naman po yung attendees. Yan.
So don't forget po to write down your names dun sa Google Sheet kasi para po makasama kayo dito sa Wheel of Names. All right, so wala na po bang questions? Sige, prepare ko na po yung Wheel of Names natin. Okay. Okay, so I think may mga nabura po na names. Yan, si Miss Cathy Bondoc. Sige, sulat ko na lang po yung name nyo. Yan, para makasali kayo sa Wheel of Names. Yan, sige, habol po kayo para po makasali kayo. 28 lang po yung nandito. Less pa yung mga spaces. Alright. Yan. So, share ko na po. Sige. Si Hannah Ubaldo. Check natin. Okay, sige. Add po natin. Alright. So far, meron po tayong 26 entries dito sa Wheel of Names. So, hindi po kami kasama dito ni Pastor Shem. Alright? So, watch out po. Baka tawagin po yung names nyo. So, ito po yung gambling. Draw dots lang po siya. It's a matter of luck. And this is not related po sa forex trading. Kasi sa forex trading, meron po tayong mga indicators. Alright, so congratulations, Miss Alisa V. Alpar. Ayan, congratulations, ma'am. So message nyo lang po ako sa Facebook account ko na Miss Kathleen. Send nyo po yung full name, address, contact number, and then kung ano po yung policy size na preferred nyo. Okay, so pati rin po color. So red, white, and then black. Alright? So next winner, yan. All right, so we have Miss Mia Guliba. All right, so congratulations po. Same thing po, message mo po ako with your details. Okay? Okay, so last but not the least. Okay, so ayan, so we have Sir Ron Laguin. Ayan, congratulations, sir. Send niyo lang po sa akin yung details niyo. Full name, contact number, mailing address, and then yung polo shirt size. And then yung color din po, kung gusto niyo red, black, or white. Okay, so kanina po suot ko yung polo shirt ng Tikmin, yung color red. Okay, so congratulations po sa mga winners and also thank you so much po for your active participation. So hopefully, marami po kayong napulot ngayong gabi na to and keep on attending our webinars. Yan. So before we end po, meron po bang mga questions or concerns? Yan. So, hindi na po ako makapag-open ng video. Baka po, mahina na po yung internet connection. Alright. So, kung wala na po, thank you so much po for your active participation. Sa mga recording po, make sure po to leave your email address dito po sa chat box or din po sa Google Sheet na sinend ko. Isasend po namin yung recording after the webinar series. Okay. So, don't forget po, yung 20% deposit bonus natin hanggang December 31. Take advantage of that. Pwede po kayong sumabay sa trading namin sa Friday sa NFP. So, December 8 po yon. So, you can fund your account for as low as $100. And then, let me know. Message nyo po ako kung gusto nyo pong mag-apply ng 20% deposit bonus. Alright? So, for the points, na-record na po namin yon. Sige, so i-accumulate po namin yon and then yung pinakamataas po, yung top 3, makaka-receive po kayo ng corporate giveaways from Tikmil.
Okay, so sige po, send nyo lang po yung email address nyo dito sa chat box. Alright, so screenshot ko po yan isa-isa. Alright, so thank you so much po everyone. Pastor Shem, meron pa po ba kayong reminder? May ang isang reminder ko, ma'am, ano, yung sa point system, ma'am, magbibigay po ako ng 1 hour session free. Yan. So kung interested po kayo na may mga special questions kayo, yan, keep on answering po yung mga questions natin para kung kayo yung top earner ng points ay magkaroon po kayo ng 1 hour session. Yan, yun lang Okay. po. Ayan, so very nice po, Pastor Shem. So, yun po, participate po tayo actively para po makapag-avail kayo ng 1 hour session with our analyst and coach, Pastor Shem. Okay? So, looking forward po. Yan, marami pong nag-look forward ng 1 hour session sa inyo, Pastor Shem. Okay, so thank you so much po. You can leave the Zoom na po. I-screenshot ko lang po yung mga email address. See you again on Friday po, same link. Thank you so much. Good evening. Thank you po for attending. Thank you, Ma'am Kathleen. Bye. Thank you din po, Pastor Shem. Bye po. Sir Alvin, thank you for attending. Thank you po, Sir Alvin.